Ma'am Jess, sa kabila nga nung napakahabang paghihintay, napakatamis sa tagumpay para sa mga OFW ang makasakay sila ng eroplano upang makauwi na sa kanilang mga mahal sa buhay. Siyempre kasi hindi po kasi kami ina-update kung ano yung status ng flight namin, makakasakay ba kami, makakauwi ba kami. Palagi na po kami sinasabihan, wait lang. Yun lang po, hindi kami pagsabihan anong status yung flight namin, sir. Wait lang po kayo kasi yung bang pinapaasa lang kami sa wala. Hindi na napigil ni Babylyn Magaliano ang maluha nang ikwento ang dinanas sa paghahangad na makauwi sa Dumaguete City. Bakit nga hindi magiging emosyonal? 3 araw at 2 gabi nang nananatili si Babylyn sa NAIA Terminal 2. Sa nagdaang mga araw, palipat-tipat daw sila ng pwesto sa paliparan, pirmi nagtatanong sa mga taga-OWA. Ang waitress na galing Kuwait, kinaya ang animoy napakahabang layover dahil sa pag-asang makauwi sa pamilya. Sa kanyang luggage, naroon ang pasalubong na tsokolate para sa mga anak na sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kaya naman tila nabunutan na siya ng tinik nang makarating na sa boarding gate ng terminal. Ang hiling niya, sana maayos na ang sistema lalo't marami pang OFW ang uuwi ng bansa. Hopefully hindi sila matulad sa amin na naghihintay ng wala, pinipick up sa hotel na wala namang kasiguruduhan na may flight po pala. 3 araw at 2 gabi rin sa NAIA Terminal 2, si Roselier Balarote na pauwi rin ng Dumaguete. Literal na sa NAIA na raw siya nakatira. Yun nga lang, walang ligo-ligo. Hirap makatulog. Nung first night ko dito po, talagang hindi kami nabutan ng pagkain kasi naubusan po. Kinabukasan naman po, tanghali. Oo, bali yung breakfast namin at saka lunch, parang yun na lang po. Dinner? Wala po. Kinabukasan? Parang ganun na rin po, meal at saka breakfast at saka lunch, pinag-isa. Laging ganun. Oo. Sa kabila ng hirap, ang nagpalakas ng loob sa kanya, ang mga anak at asawa na sabik na raw siyang makita pag-uwi pa lang galing South Korea. Dahil sa sinapit na pagkaka-quarantine at hirap sa pag-uwi, nag-iisip na raw siyang hindi na mag-abroad. Labis ang pasalamat niya na makakasakay na sa flight. Ang gusto raw niyang gawin pag-uwi. Siyempre po, yayakapin po yung buong pamilya. Ayokong umiyak po kasi. Hindi, talagang masaya lang po talaga po ako na makakauwi at makakapiling ko na po sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Vlog or episode 13. Ang kasalukuyan ding binibigyan pansin at isinasagawa ng ating pamahalaan ay ang pagpapauwi po ng Overseas Filipino Contract or Workers, OFW kung tawagin ng maikli. Napabalita itong aking nasubaybayan at makikita niyo sa ating episode ngayon yung kauna-unang eroplano, mga flights nga pala na pinayagan yung mga OFW na nasranded sa airport, nakauwi na sila sa kanilang mga bansa na pinagtatrabahuan, pero nasranded po sila sa international airport, sa Ninoy Aquino International Airport, dahil nga yung mga lockdown ng mga local government units, hindi nila pinapayagan yung mga kahit na residente sila doon kung hindi sila makadaan ng quarantine. So, nagkaroon ng policy ngayon ng presidente na papauwiin nyo, sumunod kayo sa amin dahil ang lockdown ay dapat ang masunod yan ng national government. Huwag yung paiiral ng taliwas sa mas kagustuhan kasi ang usapin dito ay national interest. National public health safety ang umiiral dito. Kaya ang national interagency task force ang dapat na masunod. So, nakakatuwa po at talaga pagkaginuso ng gobyerno na gagawin ng isang bagay, mangyayari at mangyayari. Bukod tangi lang kung may mga force majeure, ibig sabihin, ang Panginoon ang may gusto at may gagawin na makakabinbin sa
plano ng gobyerno, gaya ng mga earthquake, typhoon, kung anong mga sakuna na walang kontrol lang tao. Panginoon lang ang meron. Pero kung gugustuhin nila ang isang bagay, talaga mangyayari yun. Sana, ako'y naantig sa report ng ito si Ayan pagka nag-cover siya dito sa Mindanao at napasa sa napapadanan Central Mindanao. Natutuwa ako sa kanya, he's very active reporter po siya ng GMA. So, nakita natin kung gaano katwa, kakasaya, makita natin dito yung clip, video clip, gaano kasaya yung mga na-stranded, makakapag-uwi, mayroong mga babae at lalaki doon, inabot sila ng apat na araw, tatlong gabi din sa airport. Mayroong hindi daw, minsan lang kumakain, dalawang beses lang kumakain sa isang araw. So imagine mo gaano po kahirap yung dinaanan nila. Maraming naantig ang puso rito. Sa kabilang banda, yung video clip na ito ay nag-gising sa aking damdamin. Ang patungkol po sa kalagayan ng aking mga kababayang marami umarawi, evacuates. Tatlong taon na po silang kung saan-saan sila nahimik ngayon, kaya naninirahan. Pinagtabuyan sila sa Iligan dahil ang isang mayor doon ay umas. Umalis sila, mayroon sa pumunta sa Manila, nagkaroon ni demolition, kung saan na naman pumunta, pinagtatabuyan po sila. At ngayon may COVID pa, wala na silang income, wala na silang dala, galing Marawi. Ninakaw pa kung sinong mga ninakaw, tamaan sana ng COVID-19, kung sinong mga nagnakaw sa mga nagsamantala sa mga bakwit na yon, hindi sila nabibigyan ng atensyon ng gobyerno. Sana po, kahit na bahagya lang mabanggit natin, itong balik probinsya na isinusulong ni Senator Bongo, na sinusuporta naman po ni Pangulong Duterte, ay may isa katuparan at maging kasama rito, requisite, a component, ang kalagayan po ng mga bakwit sa Marawi na mapauwi na sila. Makauwi sila, matulungan sila ng gobyerno. Gaya ng sinabi, kung gugustuhin po ng gobyerno, ay may sasagawa ito at makakatulong. Pero kung ang problema, ang isang organisasyon na nakatutok gaya ng sa mga bakwit, gaya ng Task Force Bangon Marawi, ay natutulog sa pansitan, o kaya iba ang inaasikaso, ba ibang usapin na po yun. Sa naunang paksa, episode ng ating vlog, na vlogging, ay nasambit natin, nabanggit natin yung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng ating mga bakwits, kung saan-saan sila napunta. Subalit, ang mga trabaho ng Task Force Bangon Marawi ay hindi nila nagagawa. Yung pundo po ng 2018 na nakalaan doon ay ibinalik na lang sa gobyerno, 3 billion. Dahil hindi nila hindi sila naka-implementa. Kung ano mang dahilan, walang ibang sisisisingin kundi sila. Lalo ngayon ng kalagayan ng mga lalong mahirap ngayon ang kalagayan ng mga kapwa kumaranaw ng mga bakwit diyan sa Marawi, dahil nga po walang ulo ngayon ang Department of Human Settlements na pinamumunahan ni Secretary Eduardo del Rosario, kasi siya po ang chairman ng Task Force Bangon Marawi. Ngayon, nabypass po siya sa Commission on Appointments noong March 4. Ibig sabihin, kailangan siya i-reappoint ng Pangulo. Kung hindi po ma-reappoint ng Pangulo, inexistent siya, at therefore wala po siyang mandato, walang legal personality na pangunahan ng Task Force Bangon Marawi. So marapat lang, tama po yung panawagan ng ilang mga membro ng Kongreso, gaya ni Congressman Hataman ng Basilan,
nabalangkasin po ang Task Force Bangon Marawi. At gawin yung mga nararapat na mga gawin membro dyan, isa na po rito, bigyan natin ng K-Roll, ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, ng representante, para makakilos po, kasi kung maguno man po ang Marawi, apektado ang BARM kasi component niya ito. So, isama rin po natin kasi silang lead agency sa balik probinsya, ang Mindanao Development Authority. Nagkataon ang leader dito, ang chairman dito ay aking kaibigan si Manny Pinyol. Kapwa ko po journalist yan for almost 4 decades. Sa akin po, sobrang 4 decades na. Maging membro sila rito at pa madali tayo makamungkahi. Hindi gaya ng kasalukuyan ng mga leader dito, hindi mo makita at madaling magtago, hindi ka makakamungkahi. In the case of these people, kung sinong representante ng BARM, ng MINDA, madali po natin makausap na yung mga contact tayo sa kanila at pakikinigan tayo, nakikinig po sila sa mga mungkahi ng tao. So, sana po yung binibigay po na pansin sa pagpapauwi ng mga OFWs in the name of humanity and in the name of according to President Duterte sa sagradong karapatan nila sa ligang batas na makauwi sa kanilang pinanggalingan, matuloy na po sa wakas makauwi na sa pang-apat na taon ang mga bakwid sa Marawi. We can only just pray. So sa katanong ang mga sumangabang sa kusan sa Ranao, ipapalat sila sa ngayon ng barang-barang adar pa sa Pilipinas, na di ka nung kaida isa panginam la permanent so ka, nyo ka panambayang kandua ka insyaallah na taupikan o Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga pupuro sa gobyerno, lagi di presidente, nakabagang kanoiran sa oras sa minggulalan niran, so pato tayo panggulalan rin ng gobyerno na makambalingan tano sa Marawi, pamagugupan tano ang mabaton sa kababawan, so mambabata ng Marawi sa so problema o manipitanggisaan ng mga pamilya na namasolve at tigiran sa mga basa ang mga sarwang. So, sa ibutaman pasin, ang duwata no, insyaallah, sa batanod, so, kalilintad, da reo-reo ginawa, na mambagin tanong umanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.